Hey, what's up YouTube? Magandang araw po sa inyong lahat. Babasagin ko lang yung katahimikan ko. Medyo matagal ako nanahimik. Umiwas ako sa mga issue. Pero ngayon, babasagin ko na yung katahimikan ko. At meron lang akong lilinawin. Nais ko lang linawin yung patungkol sa in-upload na video ng URCC Global sa Facebook page nila kung saan kasama ang aking pangalan sa upcoming bare knuckle fight ng URCC Global. Gusto ko lang malaman ninyo na hindi ko tinanggap yung offer ng URCC Global para lumaban sa upcoming bare knuckle fight nila. Kumbaga, inoferan nila ako at tinanggihan ko. Ngayon, I'm sure professional kausap ang URCC. At ako, professional naman ako kausap. Kapag sinabi kong gagawin ko, gagawin ko. Pero, nung kausap ko yung matchmaker ng URCC, tinanong niya ako kung lalaban ba ako. Sabi ko, hindi ako pwede lumaban. At yun ang totoo. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit naglabas pa rin sila ng video kung saan nagsasabi na lalaban ako sa URCC bare knuckle match. Bibigyan ko kayo ng iilang rason kung bakit hindi na ako lalaban. Una sa lahat, gusto ko lang mag-focus sa trabaho ko. Gusto ko lang mag-focus sa pag-aartista ko dahil meron akong upcoming projects at marami akong tinanggihan na projects at nasayang dahil naglaan ako ng oras para mag-ensayo dun sa 3v3 na laban namin, which is na-cancel lang. At maliban dun, isa sa mga rason ko kung bakit di ko tinanggap eh kasi gusto ko nang baguhin yung sarili ko. Gusto ko nang baguhin yung content na linalabas ko dito sa channel ko. Ayoko na sa mga trash talkan, ayoko na sa yabangan, ayoko na sa angasan, sa walang kwentang pataasan ng ihi. Sawa na ako dyan. Kumbaga nagawa ko na yan, ilang beses ko nang ginawa yan. Ginawa ko yan noong 2016. Kami ang pinakauna ni Baron Geisler sa YouTube. Bago pa gawin ng lahat, bago pa gawin sa Amerika, nauna yan dito sa Pilipinas. At kami ni Baron Geisler ang unang gumawa niyan. Sunod, nangyari siya ulit nung lockdown during the pandemic. Sa Battle of the YouTubers, kasama ko sila Makagago at yung mga event na yun, lahat naging successful. Ang daming views, millions of views lahat. Sobrang successful ng mga event na yan. Tapos after nun, naging viral ako sa maraming pagkakataon. At nabansagan na akong bad boy ng YouTube, Baliw, Warfreak, lahat. Pero ngayon, ayoko na. Ayoko na talaga. Pinagbigyan ko yung sarili ko nung nakaraan. Sabi ko, sige, tatapusin ko na lang tong 3v3. At last na to. Naglaan ako ng oras para mag-ensayo. Gumastos ako ng sarili kong pera. Mahigit 3 buwan ang binigay kong oras para lang mangyari tong 3v3 na event. At anong napala ako? Wala. Nasayang lang lahat ng efforts ko. At anong sinukuloy sa akin? Wala rin. Nabash pa ako ng mga tao. Pero don't get me wrong. Huwag niyo sana masamayin yung sinasabi ko. Mataas ang respeto ko sa URCC Global. Mataas ang respeto ko kay Chief Alvin Aguilar. Kumbaga, sinisisi ko nga yung sarili ko kung bakit ito yung nararamdaman ko ngayon eh. Kung tutusin, kung di ko tinanggap yung offer ng 3v3 na yan, edi sana hindi ako nagsisisi ngayon. Di ba? Mas sinisisi ko yung sarili ko. Kaya bago pa umasa yung ibang tao, sasabihin ko na sa inyo, huwag kayong umasa dahil hindi ako pumayag at hindi ko tinanggap yung offer na makilahok sa upcoming
bare knuckle fight ng URCC Global. Simula nung na-cancel yung 3v3, nanahimik ako. Binigyan ko yung sarili ko ng chance para makapag-isip-isip, para alamin kung ano ba talaga gusto kong gawin sa buhay. Ano ba? Gusto ko bang patunayan na maangas ako, na lagi akong lumalaban? Ano bang kailangan kong patunayan? Palagi na lang ba ganun? Na kapag mayroong humamon, kailangan kong labanan. Kasi pag hindi ko linabanan, duwag ako. So ngayon mga kabada, so be it. Tawagin nyo na akong duwag. Tawagin nyo na akong takot. Sige, tatanggapin ko na yan. Pero ayoko na talaga eh. Gusto ko na magbago. Gusto ko na alagaan yung mental health ko. Marami akong kailangan ayusin sa buhay ko. At kung pagpapatuloy ko pa itong mga ganitong angasan na content, yabangan, saan pa ako pupulutin? Di na ako nagpapakatotoo sa sarili ko. Ayoko na nang for the views, ayoko na nang for the hype, gusto ko na magpakatotoo. Speaking of Baron Geisler, minsan naiinggit ako kay Baron. Naiinggit ako sa kanya kasi tahimik na yung buhay niya. At kung ikukumpara yung ko yung buhay ko sa kanya, ako kailangan ko pang gawin yung mga bagay na para kumita, para maging successful. Ayoko na. Gusto ko nang alagaan yung mental health ko, gusto ko nang alagaan yung sarili ko, gusto ko nang ayusin yung buhay ko, gusto kong ayusin yung pamilya ko, gusto kong magtrabaho ng matiwasay. Ano pang mapapala ako? Sana maintindihan niyo ako dahil sa tingin ko tapos na ako sa mga ganitong klaseng content. Kumbaga graduate na ako. Wala na ako kailangan patunayan pa. Sana maintindihan niyo ako at sana pagbigyan niyo ako sa gusto ko. Dahil kung tutusin, dapat matagal ko nang ginawa to, pero ako lang itong makulit na kailangan kong patunayan sa sarili ko na hindi, matapang ako, kailangan kong lumaban. What for? Para kay? Para saan? Ano bang kailangan kong patunayan? Kaya heto ako ngayon. Nakikiusap ako sa inyo na huwag nyo na sanang isama yung pangalan ko sa mga content nyo, sa mga promotion nyo, lalo na kung hindi totoo. Nakikiusap ako sa inyo. Lubayan nyo na ako. Binura ko na nga yung lahat ng videos ko sa YouTube, sa TikTok, sa Instagram, lahat ng parte ko nung nakaraan. Gusto ko nang kalimutan dahil tapos na ako dun. Na magbago. Ngayon, kung hindi nyo kayang suportahan yung decision ko, pues, hindi ko kayo kailangan. Dahil wala na akong pakialam sa iniisip ng ibang tao patungkol sa akin. Wala na akong pakialam sa iniisip nyo. Dahil buhay ko to. Hindi ako nabubuhay para sa inyo. Nabubuhay ako para sa sarili ko at para sa mga tao na sa paligid ko. Yun lang po. Yun lang. Gusto ko lang ayusin yung sarili ko. Gusto ko lang ayusin yung buhay ko. Para na rin sa akin, para sa pamilya ko. Maraming salamat. Ano yun? Baby, Daddy's making a video. Daddy's making a video. Why, what do you want? What do you want?
Oh, you wanna play? Come on, give me a hug. Come on, give me a hug. Oh, come on, baby. Maraming salamat po. Sana matulungan niyo ako. Say, keep the change. Keep the change. Yan.